Welcome back sa Ryan Christine TV. Isang episode ulit ang pag-uusapan at pagsasamahan natin. May bago tayong sisilipin inside and out. Tulad pa rin ng dati, ibibigay natin sa inyo yung mga detalye. Tulad na lang ng contact number, email address at iba pa. Sa ngayon, full review muna tayo nitong Photon Thunder. Kaya naman tapusin mo ito hanggang sa huli. Malay mo, magustuhan mo, di ba? Para at least may idea ka na. Andito lang naman tayo sa Photon Kainta. Baka within the area ka lang at libre kang bumisita dito. Bago tayo magsimula, like, share, and subscribe mo naman para tuloy-tuloy na tayo. Damay mo na rin notification bell para updated ka sa latest natin content. Simulan natin yan sa kanyang headlight. Ito yung tinatawag nilang bionic headlamps. Surrounded ito ng chrome at good as reflector na din. Singkitan yung mata at projector type na din naman ito. At mapapansin na ito ay naka-halogen type. At dito sa gilid may branding na photo na nakalagay. Aggressive ang styling pero hindi nakakasilaw sa mga kasalubong. At sasabayan mo pa yan ng DRL o daytime running lights na combination ng halogen fog lamps for better visibility at night. Makikita din na may pagka-boomerang ang styling nito sa paligid ng fog lamps. Kaya naman bumagay pa rin sa kanyang front fascia. At isa pang kapansin-pansin dito ay ang kanyang front grille na combination ng matte black finish. At chrome design na din naman ang word na Photon. Of course, hindi lang naman yan basta design. Dahil sa laki at lapad nito, malaki rin yung amount of air na pumapasok dito for cooling purposes ng ating engine bay. Mas malaki pa yan kapag nakita ninyo sa personal. Kung pagmamasdan natin mabuti ang kanyang front grille, medyo may pagkakahawig ito sa Ford Ranger. Hindi ko lang alam kung ako lang ang nakapansin. Pagmasdan nyo na lang din, baka namamalik mata lang ako. Sumunod naman natin silipin ay ang kanyang side profile. Patungkol naman dito sa kanyang side mirror, ito ay isang power adjustable with side turn indicator. Malaki ang salamin nito at hindi ka na din naman bitin. Basta't i-adjust mo lang ito ng tama para maganda ang visual mo hanggang sa likod. Meron tatlong variant itong Photon Thunder, which is yung 4x4 manual, 4x2 automatic, at itong nire-review natin ngayon na 4x2 manual. Later on, discuss natin yung pricing. Focus muna tayo dito sa pickup. Equip ito ng 265/60R18. Linglong tires ang gamit nito. Of course, naka-disc brake ito sa harapan. At habang sa likod ay naka-drum brake. Regarding naman sa kanyang rear suspension, ito ay naka-leaf spring non-independent suspension. At sa harap naman ay double wishbone spiral spring independent suspension. Kung under chassis at suspension lang din naman ang usapan, masasabi ko na durable ito. Dahil kilala ang Photon sa wide range commercial trucks, van at iba pang MPV or multi-purpose vehicle. Lalo na ngayon dito sa pickup truck na dahan-dahan nagpapakilala sa atin. Kahit ituring mo itong pangharabas, laban yan. Kaya naman sulit pa rin. Actually si Photon is a Chinese brand. At ang balita ko pa, dito na sa atin sa Pilipinas, minamanufactured yung ibang mga pyesa, which is located sa Clark, Pampanga. Kaya naman sa palagay ko, na magiging mura lang din ang mga parts nito when it comes sa maintenance. At 16 years na din naman sa atin si Photon Motor Philippines. Tuloy tayo, hindi ka rin naman basta-basta madudula sa pagsakay at pagbaba nito dahil may pagka-rubberize yung kanyang stepboard. Kaya naman safe na yung hahakbangan mo. At sa kadahilanan na din na mataas ang height ng mga pickup, kaya malaking tulong talaga ito sa atin. Hindi lang yan, dahil nakapaikot na din naman yan hanggang dito sa likod. Regarding naman sa kanyang dimensions, meron itong 5,340mm in length, 1,940mm in width, at 1,870mm in height. May wheelbase din naman ito na 3,110mm, at ground clearance na 220mm, at nasa 2,605kg ang vehicle gross weight niya. Maliwanag ah? Next na tayo, lipat tayo dito sa likod. Regarding naman sa kanyang tail lamps ay naka-LED naman na. Malapad at matangkad ang tail lamps nito. Kaya naman kitang-kita ka kapag namreno ka. Bagay na nagustuhan ko din dito. Pati na rin yung may malaking word na Photon. Patungkol naman sa kanyang tailgate ay hindi ito easy lift. Medyo may kabigatan siya every time na ibababa at itataas mo.
Equipped na din naman ito ng kanyang reverse camera. Of course, for additional safety. Patungkol pala dito sa kanyang truck bed, ito ay standard. Approximately 1,000 kg ang kanyang payload capacity. At depende na sa'yo kung anong ilalagay mo. Kaya naman sulit at marami ka na makakarga dito. Available na din naman ang 4 na tie-down anchor para sa mga pagtatalian mo. Hindi ka din naman mabibitin sa mga pagtatalian mo dahil may nakaabang pa dito sa labas sa magkabilang gilid. I-hook mo na lang kung ano pa yan. Sa pangkaigihan dito ay equip ito ng roll bar, which result mas naging masculine and very sporty talaga. Next tayo, check naman natin ang interior. Unang tingin masusurprise ka dahil ito ay may pagka-luxury feel. Dahil sa layout niya, mas malapit siya sa SUV. Parang hindi pick-up ang unang tingin ko dito dahil impressive naman talaga ang interior nito. Sa seating material pa lang ay naka-exquisite leather na. Komportable at masarap ito upuan. Hindi na natin tinanggal yung buong plastic cover. Tinaas ko lang para makita nyo lang. At alam nyo ba, hindi lang to basta upuan dahil meron itong tinatawag na cooling function para sa driver side at passenger side. If ever naaalis ka at nakabilad ito sa araw, hindi ka maiinitan ng sobra dahil sa cooling function niya. At vice versa din naman dahil may heating function din ito. At sa palagay ko, ma-enjoy niyo umupo dito especially for long drive. At soft touch leather na din naman ang tatamaan ng mga siko mo. O diba, nakakasosyal? Patungkol naman sa kanyang side pocket, sapat na at marami ka pa rin naman mailalagay. Kahit mid-size tumbler, kaya nito. Kaya okay pa rin. And of course, power window na in all sides. Patungkol naman sa kanyang steering wheel, ito ay isang 3-spoke leather wrap with flat bottom design. May mga silver accent na din naman sa paligid nito at button control para sa infotainment system at para sa cluster gauge. Isa itong rack and pinion na hydraulic type power assist, kaya naman magaan pa rin ikabig ang manibela nito. At sasabayan mo pa ng 6-way power adjustable seats hanggang sa makuha mo ang driving position mo. At push button na din naman ang paraan ng pag-start ng makina nito. Actually, in terms of safety, especially sa kanyang braking system, of course, hindi ka na din naman na mangangamba. Dahil equipped ito ng ABS or anti-lock braking system, electronic brake force distribution or EBD, at electronic stability program or ESP. At on top pa dyan ang 6 available airbags para sa front, side, at curtain. May tinatawag din hill descent control ito, tsaka hill hold control. Bali, isa tong 6-speed manual transmission na 4x2 base model. Meron tatlong variant ang Photon Thunder, which is yung 4x4 manual na top of the line, 4x2 automatic na middle variant, at 4x2 manual na base model na nire-review natin ngayon. Dinamay na natin yung SRP para may idea na din kayo. Tuloy tayo. Dito pa rin naman sa kanyang interior, may portion dito na naka-carbon fiber, which is nagbigay ng magandang appearance. At nakombinasyon na ng mga silver lining accent pa na nakapaligid dun sa mga aircon vents. Kaya siguro na nasabi ko din na mas mukha siyang interior ng SUV kaysa pickup dahil sa kabuuan ng layout nito. Actually, pag nakita nyo to sa personal, mas maganda pa. Ito naman yung button para sa aircon controls. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung button nito para sa front seats ng kanyang heating and cooling function. Dalawa yan, driver and passenger side. Sa kanyang entertainment system ay equipped ito ng 10.25 inches na floating touchscreen design at 6 available speakers, included na yung mga tweeter. Dito sa may bandang ibaba, ang makikita dito ay more on pocket naman. Tamang lagayan lang ng mga coins at maliliit na bagay. Kapag tinaas mo naman yung sa may armrest niya, sapat na din na lagayan ng mga accessories natin. Kalahati naman sa width niya. May isang dangkal din naman ang length nito at dalawang slot ng USB port for charging purposes. Malaki din yung lagayan ng cup holder at pati yung mga tumbler natin ay kasya. Hanggang mid-size tumbler pasok dito. Sa overhead ay ito naman ang mga mapapansin. Switches ng map light at sunglasses holder. At iba pa tong ilaw nung sa pinaka-dome light niya. Kaya maliwanag ito kapag sabay-sabay nakabukas. Yung sa sun visor nito ay tipikalan lang din. Walang anything katulad ng lagayan ng parking ticket. Salamin lang at saka yung pinaka-visor niya. Both driver and passenger side na pinapagitnaan ng rear view mirror.
Available din naman ang Grab handle na tutulong sa iyo sa pag-akyat at pagbaba mo dahil may kataasan nga naman ang height ng mga pickup. Tuloy tayo, sumunod natin silipin ay yung backseat. Bali na itataas itong portion na ito. Additional lagayan din para sa ating mga toolkits. Depende na sa'yo kung ano-ano ang mga ilalagay mo. Yung nasa kabilang portion ng upuan ay naitataas din. Hindi lang natin tinanggal yung buong plastic cover para maipakita ko lang sa inyo. Next naman natin ay yung kanyang legroom. Sarado lang natin yung pintuan. Para sa akin ay malawag ito. 5'7 ang height ko at yung upuan sa harap, same doon sa driver side. Na according sa driving position ko. Kaya kung magka-height lang tayo, ito na ay ideal na clearance dito sa likod na kung saan na mai-stretch mo pa talaga ang paa mo. Kaya komportable pa rin kahit sa long distance trip at masasabi ko na approve ito. Sunod nating silipin ay ang kanyang engine bay. Sa pagtaas pa lang ng hood, napansin ko kaagad na hindi ako nahirapan dahil sa tulong na din ng pinaka-hood strut nito. Dalawa yan sa magkabilang gilid. Bali, easy lift ka na lang every time na bubuksan mo. 2.0 liter engine ito. Meron itong maximum output na 160 horsepower at 4,000 rpm at 390 Nm of torque at 1,800 rpm. Euro 4 ang emission standard. Isa itong diesel engine na may fuel capacity na 75 liters. Sa fuel consumption, naglalaro ito sa 13 hanggang 14 km per liter. Well, of course, depende pa rin naman yan sa driving habit mo. Kaya magvavary pa yung numbers na yan. Isa itong 6-speed manual transmission na inline 4-cylinder engine. O, diba? Next to pangharabas pickup mo na yan. Nandito lang naman tayo sa Photon Cainta. Kaya kung within the area ka lang din naman, ay maaari mo silang bisitahin. At kung interesado ka sa unit na to, lahat ng detalye ay nasa baba lang ng description box. Damay na din doon ang contact number at ang email address. Magaan at madali lang silang kausap. Available lang sales consultant natin para sa'yo. Kung may additional inquiry ka, diretso ka na sa kanila. Nag-review lang talaga tayo nitong pickup para mapakita natin sa inyo inside and out. O teka, napahaba na ata kwentuhan natin. Bago tayo maghiwalay, baka naman ma-like, share and subscribe mo. Damay mo na yung notification bell para updated ka sa latest natin content. O paano, hanggang dito na lang ha. Thanks for watching. Bye-bye!